sa Righteous Ryan Mesaret. Iaudi Mike Martins, Blish Mike Martins Channel, and Bali Kaching Pagising si Ikalin Faber niyaos tong Siring Intali ng Diyos. Gion, Etching Stangnen, Kwaing Barninchis lahat ng biiral ay bunggatan udos ng Diyos na nagpapakita na ang sansinukob ay hindi nagkataon lang, kundi isang produkto ng banal na kaayusan. And founder like in St. Christian Propiciard Andrew Biblis, one calls Chris Twitcher, abangkan ibuat and inas hen purito his tire up. Wires found pink lahating idea dui sardok pra kategoria. And the concepto kinger taut genshik silstin al manchuran itoy umiral, or dangunhin nagmulat her yang kwento umpakslikha tam Biblia. Na matatagpuan sa aklat ang Genesis. Around the Genesis, Kabanata 1, nilikha tuwid daw ang mundo at lahat ng narito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nangangahulugan ito na hindi gumamit ang Diyos ng mga kasangkapan o pisikal na materyales. Sa halip ay nagbigay siya ng mga utos at sa pamamagitan ng awtoridad at kapangyarihan ng kanyang mga salita, ang kabagay. Aw, wow, kawarn. Yejo, farn. Narito ang isang buod kung paano ito inilarawan sa Genesis, Kabanata 1. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Genesis 1:1. Ang Biblia ay nagsisimula sa deklarasyon na ang Diyos ang lumikha ng lahat. Bago pa man magkaroon ng kahit ano, ang Diyos ay naroon na at siya ang pinagmulan ng lahat ng nilikha. And just so wash your hand in the silly tanda Diyos. So why kong ka Genesis, waritin pendertin fararal kawi at sibi ang der Diyos o waring ki siyuli abigi singit. Shuf why we're not sisting the silly to your Dios, why is your now likha? Liwanag. At sinabi ng Dios, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Langit. At sinabi ng Dios, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at ihiwalay nito ang tubig sa tubig. Lupa at dagat. At sinabi ng Dios, magsama-sama ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan, at nagkagayon. Halaman. At sinabi ng Diyos, sibula ng lupa ng damo, pananim na nagkakabini, at mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang uri, na ang kanyang binhi ay nasa kanyang sarili sa ibabaw ng lupa, at nagkagayon. Araw, buwan, at mga bituin. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalawakan ng langit upang paghiwalayin ang araw sa gabi, at maging tanda sila sa mga panahon at sa mga araw at mga taon. Mga buhay na nilalang. At sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na kinapal na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal na kalawakan ng himpapawid. Genesis katauhan. At sinabi ng Diyos, lalalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat gumagapang na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Jix, paglikha sa pamamagitan ng utos. Andrew Chayoli Gilik Hornkater in Sir Genesis, yan ang siyosra saikwita, and lahat kanyang iniuutos ay ninadakarturan anyo. Or kapangyarihan ni salitain ng Diyos ay absoluto. Ay kanyang kalooban ay naisa sa katuparan sa pamamagitan lamang ng kanyang pagsasalita. Inga, kahalagahan. Ang pamamaraang ito ng paglikha ay nagbibigay diin sa pagkamakapangyarihan ng Diyos ang kanyang kalikasang makapangyarihan sa lahat. Itinatampok din ito ang ideya na ang paglikha ay may layunin at intensyon na sumasalamin sa kalooban at karunungan ng Diyos. Lahat ng umiiral ay bunga ng utos ng Diyos.
na nagpapakita na ang sansinukob ay hindi nagkataon lang, kundi isang produkto ng banal na kaayusan. Ang konseptong ito ay Teologi Cartus Januar Har Nekyo Wal Erdpin Industo ni I Sabaraning Yeki Lamkar Yulai Ni Wagay at ang kanyang salita iway makapangyarihan at mabisa. Bormengt orkitin pal kindi fitwishes is sargigan paintwars or salerawan to Diyos. Inilalahad ng Biblia ang ideya na ang mga tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos tulad ng nakasaad sa Genesis, Kabanata 1, Versikulo 27. Ang isang paraan upang maunawaan ito ay ang pagsasaalang-alang sa natatanging kakayahan ng mga tao para sa wika. Sa Biblia, ang Diyos ay inilalarawan na gumagamit ng mga salita upang likhain ang sansinukob. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Genesis, Kabanata 1, Versikulo 3. Ang kakayahang gumamit ng mga salita upang lumikha, makipag-usap at ipahayag ang mga iniisip ay isang salamin ng banal na kalikasan sa loob natin. Ang paggamit ng Diyos ng mga salita sa paglikha ay nagpapakita ng kapangyarihan at kahalagahan ng wika. Kapag gumagamit tayo ng mga salita upang lumikha ng mga ideya, magpahayag ng pagmamahal o maghanap ng katotohanan, tayo ay nakikibahagi sa isang banal na gawain. Ang ating kakayahang mag-isip at magsalita gamit ang mga salita ay maaring ituring na isang salamin ng malikhain at komunikatibong kalikasan ng Diyos. Ang koneksyon na ito ay nagmumungkahi na ang ating kakayahan sa wika ay hindi lamang isang random na pag-unlad ng ebolusyon, kundi isang sinadyang aspeto ng pagiging ginawa ayon sa larawan ng isang Diyos na nagsasalita at lumilikha. A Lombard playing salad ang war salit in wailing kapwa, strawading bimig shep soundi bas tayar sar adding ki the procession krong kik iisip sa loob. Interstitial ay salamin ng banal na kalikasan sa loob natin na nagpapakita na tayo ay ginawa ayon sa larawan ng isang Diyos na nagpapahalaga sa wika at ginagamit ito bilang isang makapangyarihang kasangkapan para sa paglikha at koneksyon. Darwalikin and in Eslikaya. Yung balik kamaisim in nagisek star by Earl and karsenkin ng Diyos. Now gris doar hodad ang nai access slahat. Sa rambang kita ng pamamasid sa natural na mundo, mayersin magkaroon ng ideya ang mga tao tungkol sa kapangyarihan, pagkamalikhain, at banal na kaayusan ng Diyos. Pangunahing bersikulo. Sapagkat ang kanyang mga bagay na hindi nakikita mula pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag na napag-uunawa sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggan kapangyarihan at pagka-Diyos na napag-uunawa sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggan, kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Pahindari Harjrashin Kabanat Shir 1 Versikulo 20 Pahindish Shir Lights and Sharing Shim Kalangs and in Diyos ay kankar siya kas mundong nakapaligid sa atin. Panalangin at pagsamba. Panalangin, ang Diyos ay naging malalapitan sa pamamagitan ng panalangin na nagpapaintulot sa mga tao na direktang makipag-usap sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, maaring humingi ng patnubay sa Diyos ang mga individual, ipahayag ang kanilang mga pangangailangan at bumuo ng personal na relasyon sa Kanya. Pagsamba, ang pagsamba ay isa pang paraan kung saan maaring lumapit ang mga tao sa Diyos at maranasan ang Kanyang presensya. The Repugnation Propitia and Stalling Need Partner. A Weapon Siri Haste, Messiah. Propitia. Ang lumang tipan ay hinulaan ang pagdating ng isang Messiah and isisilang ng isang birhen sa Bethlehem and kursing inupo ni Haring David. Kadparan.
nature and the Christian. Ya berpisang to ay magsilang ko ni Jesus Kristo. Kabilang sa mga kaugnay na banal na kasulatan, ang Isaiah 7, 14, great. Rado, ang dalaga, ay maglilihi. At may kaslimang, Marnawan, hinuhulaan yun ang Bethlehem bilang lugar ng kapanganakan. Ang pagkawasak ng Jerusalem at ng templo, propesiya. Shemir Ebanghelyo, hinulaan ni Jesus ang pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Katuparan, ang propesiyang ito ay pinaniwala rin yung natupad noong 1070 AD diwasaki krisyur na warharaw ang ikalawang templo. Tingnan ang Mateo 24, 1-2 para sa sanggunian. Ang diaspora ng mga Hudyo, propesya, maraming propesya sa lumang tipan. Halimbawa, Deuteronomio 28:64, ang humula ng mga Hudyo ay ikakalat sa mga bansa. Katuparan, sa kasaysayan, ang diaspora ng mga Hudyo ay naganap pagkatapos ng pagkawasak ng ikalawang templo at nagpatuloy sa mga siglo. Ang pagpapanumbalik ng Israel. Propesya, maraming propesya ang nagsasalita tungkol sa muling pagsasama-sama ng mga Hudyo sa kanilang lupain. Halimbawa, Ezekiel 37:21-22. Katuparan, marami ang naniniwala na ang propesyang ito ay nagsimulang matupad sa pagkakatatag ng modernong estado ng Israel noong 1948. Wang Shingkowin a propesya kerponing dwelling hedi fernato tupad. O ni kalabaw pang pariso ni Kristo, propesya. Ang bagong tipan, waludays gins ebanghelyo at sa aklat ng Apokalipsis, ay nagsasalita tungkol sa pagbabalik ni Jesu Kristo upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Inaasahan ng mga Kristiyano ang pangyayaring ito sa hinaharap na pinaniniwalaan nilang magwawakas sa kasalukuyang kaayusan ng mundo at magtatatag ng kaharian ng Diyos. Tingnan ang Mateo 24:30-31 at Apokalipsis 19:11-16. Ang paglitaw ng isang pinuno ng mundo, Antikristo, propesiya. Ang Biblia, lalo na sa Daniel at Apokalipsis, ay hinuhulaan ang paglitaw ng isang pinuno ng mundo na lalaban sa Diyos at magliligaw sa marami. Inaasahan, ang pigurang ito na kadalasang tinatawag na Antikristo ay inaasahang lilitaw bago ang katapusan ng panahon na mamumuno sa isang panahon ng matinding kaguluhan. Kabilang sa mga kaugnay na banal na kasulatan ang ikalawang taga Tesalonika 2:3-4 at Apokalipsis 13:1-8. Ang labanan ng Armageddon, propesya, inilalarawan ng Apokalipsis 16:16 ang isang huling labanan sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at kasamaan na magtatapos sa huling tagumpay ng Diyos. Inaasahan, ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang isang literal o simbolikong tunggalian sa katapusan ng panahon na magaganap bago ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ang bagong langit at bagong lupa. Propesya, inilalarawan ng Apokalipsis 21:22 ang isang bagong langit at isang bagong lupa, kung saan mananahan ang Diyos kasama ang sangkatauhan at wala ng pagdurusa o kamatayan. Inaasahan, naniniwala ang mga Kristiyano na pagkatapos ng huling paghuhukom, babaguhin ng Diyos ang paglikha na magdadala ng walang hanggang kapayapaan at katarungan. Ang pagkabuhay muli ng mga patay, propesya, hinuhulaan ng Biblia na sa katapusan ng panahon, lahat ng patay bubuhaying muli at hahatulan ng Diyos. Inaasahan, ang paniniwalang ito ay mahalaga sa eskatolohiyang Kristiyano na may mga sanggunian na matatagpuan sa unang taga Korinto 15:52 at Apokalipsis 20:12-13. Dear Dupuy Sadewod, iyan po na sadawas na propesya in persuros as paligar sa kwento ng Biblia and the two taham hubiga sa ispansyo paniniwala at inaasahan nars ding maraming Kristiyano ngayon. Sana ay nasiyahan kayo sa ikatlong video
sa orang serye tungkol sa Diyos. Salamat sa panonood at sana ay mabasa ko ang inyong mga komento. Mike Martins dito lang, yan ang totoo.